What's up mga kalumits? Kamusta ang araw ninyo guys? So, ito na lang tayo. Vlog muna tayo dito sa ibunan natin. At wala pa tayong nakaline up para i-visit na kaibigan natin mag-iibon. So, meron akong in order. So, makakatulong to sa ibunan natin. So, gusto nyo makita? Tara na, pakikita ko sa inyo. Pasok mo na intro. What's up guys? Tcharam! Ito oh. Ano ba ito? Anong tawag dito? Ang tawag dito guys is bird trap. Yan. Siguro yung ibag sa inyo familiar na kung saan ginagamit ito at kung paano ito ginagamit. So, umorder tayo ng bird trap kay Sir Prince Mark Avian. Shoutout sa iyo, sir. Dumating na yung bird trap ko. Sana maging successful ang panghuhuli natin ng ibon. So, yan. Legit na seller yan si Sir Prince Mark. Kung gusto nyo umorder ng mga ganito na bird trap, ilalagay natin yung Facebook ni sir sa description para kung may mga inquiries kayo, pwede kayong mag-order sa kanya. So, text ko lang din yung ano, yung photo box, carrier photo box ko. Yan, tagal na ito sa akin guys. Meron na yata itong 5 years na nabili ko kay sir din, kay Sir Prince Mark Red, ABRE. Nag-meet up kami noon sa Cartimar kung kinuha ko to. Pero ngayon yan, nagagamit pa rin natin. Yan, kung napapansin niyo yung mga iba nating pictures ng ibon dito yun. Dito natin siya pinipicturan. Meron rin tayong isa pang bago. So, nagagamit natin siya. So, ngayon, ito. Kaya ako bumili nito, guys. Nahihirapan na akong mamuli ng ibon. Ayan, di ba nakikita niyo naman na yung mga pinopost natin na video na pag may pumapasok sa ibon na natin, na naghuhuli yan gano'y kaya napapagod na po ako manghuli kaya susubukan natin to na maging katulong sa panghuhuli ng mga naliligaw na ibon dito sa atin kasi at saka kaya rin ako bumili nito kasi meron akong plano na isara na yung bintana sa ibonan, lalagyan ko na rin ng screen kasi may mga nakakawala rin tayong ibon kaya i-close na natin yon. Eh marami namang ibon dito sa terrace natin dito, sa the top. Marami na rin ibon dito, kaya minsan, hindi na pumapasok dun sa loob. Dito na na pumupunta yung mga naliligaw na ibon kasi marami na rin naririnig na ibon dito. Unlike before, na halos lahat ng ibon nandoon na sa loob. Dito sa no, sa terrace, wala. Eh nakabili tayo diba ng dalawang malaking bright cage. Kaya dito ko ito nilagay sa labas para naaarawan yung mga ibon natin. Kaya yun, kapag may mga naliligaw na ibon, mostly, dito pumupunta sa labas. Hindi na pumapasok sa loob. Kaya ito ang kasagutan sa ating mga katanungan. So, ang kailangan lang natin guys, syempre, itong bird trap. Yan, bird trap na na-order natin. Tsaka isang extra cage. Eh, meron tayo ditong extra na cage. So, lalagay ko. Single cage yung ilalagay natin. Pero ang gagawin kong discarte guys, ipapagitna ako siya sa dalawang, ano, sa dalawang flight cage natin. Para akalain ng mga naliligo na ibon na nasa loob din sila ng cage na to, ng single cage. So, yan. Hopefully,
may mga madagit tayo, diba? Nakapagod ng huli, guys. Nakita niyo yung huli kong hinuli, diba? Legal kabayo na tayo. So, tara, tulungan niyo ako. Sabit natin dito. Yan, guys. Iusap natin itong dalawang kulungan. Yan, gagawin natin yung halos nakapantay lang dito sa harap. Yung dalawa. Kasi baka pag masyado nakaloob, hindi na makapasok. O hindi na mapuntahan ng ribbon kasi loob na loob. Hindi ko lang hindi alam ba na? Bigat? Kaya na guys, lagyan na lang natin siya ng alambre para support na hindi siya mahulog. Kapitan natin ang alambre. So ito, lagi akong bumibili ng alambre kasi minsan pag nagre-repair tayo ng mga kulungan, malaking bagay ito, mga ano, alambre. Kasi may mga gauge 16, na ano, sa kulungan na aangat nila yan minsan eh. So kaya importante na meron tayo laging reserva na alambre pang repair sa mga kulungan natin. Ayan. Makabit na natin yung single cage dito sa gitna. So ngayon naman, kakabit na natin itong ano, bird trap. So, madali lang naman kasi meron siya ditong ano. So guys, meron siya ditong kanal sa ilalim. Tapos meron siya ditong kanal sa ibabaw. Ito yung ilalagay doon sa may baba ng kulungan. Eto, dito ilalagay yung pinaka ano, yung pinaka pintuan ng cage. So, ilapit namin. Kita ba? Yan. So, eno, tataas lang natin to. So, yan. Sukat na sukat, diba? Sukat na sukat siya dito. So, sabi yan sa video ni Sir Prince. Yan. Ilalagay mo lang sa ilalagay mo lang yung pinakakanal niya dito sa ilalim. Sa dito natin. Dito to, no? Eto, itong part na to, guys. Dito to sa ilalim. Yan, angat mo lang yung pintuan niya. Kaya dito yung pinaka-ilalim. Tapos yung pinaka ibabaw ng bird trap sa pinaka-pinto na yon, sana yung maglalak sa kanya. So yan, ilalagay mo lang dyan, ipapasok mo lang yan dyan, tatapat mo lang sa kanal niya. Hindi nga tao marunong mag-shoot. Yan. Nakalagay na.
eto, lalagay mo lang yan, dyan, yan. Naka-set up na siya. So, paano siya gumagana? So, eto nga na si ibon, lilipad siya. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Pupunta siya dyan, kakain siya. Lagyan natin dito ng mga, ano, matuka. Siya, pag pumunta siya dyan, pagpunta niya dito sa dulo, laglag siya agad dito sa loob. Wow naman! Wow! Wow! Ang pinag siyang maangat eh. Diba? Ganyan lang kasimple. So, lagay muna natin yung tray. So, yan. Hopefully guys, may mahuli itong ano na to, bird trap. So, ang sabi ni Sir Prince, pwede naman lagyan ng ibon din dito. Kaso, mas maganda yung yan, tinapat na lang natin kasi nga daw, minsan, pag masyadong malikot yung ibon, baka mas masira niya to. Alam niyo naman, mahilig mangat-ngat yung mga alaga natin, di ba? So, sinuggest niya na mas maganda, itabi na lang sa mga cage na merong, ano, may mga ibon. So, katulad nito, pinagitna ko siya sa dalawa nating light cage. So, yan. Hopefully, may makuha. Pero lalagyan ko rin yan ng patuka sa loob para just in case na wala tayo tapos may mahuli siya, mapakain na natin agad yung mahuli na. Mahuhuli niya. O, dito siguro yung iba ko, lalagyan ko na lang ng, ano, ng takip para baka biglang umulan eh. Para safe, di ba? So, ayan lang guys. So, kung meron kayong mga inquiries regarding dito sa bird trap ni Sir Prince Mark Aviary, pwede kayong mag-order sa kanya. Order ko lang dito guys, halagang 300. Malay mo, ang mga mahuli nito yung malulupit, di ba? Patuloy! Alam niya na. So, nasa link ng video na to guys, yung ano, Facebook ni Sir Prince Mark Aviary. Para kung gusto niyo pong umorder ng bird trap na to, pwede niyo siyang i-message. Marami ng patunay guys na talagang effective to. May mga video siya doon na mayroon talagang mga nahuhuli. Sana maka-acto tayo na may mahuhuli tong bird trap na to. Para talagang mapakita natin sa video na to na effective siya at ma-encourage yung iba na gusto rin bumili. Pero siyempre sa mga enclosed aviary hindi ito pwede, or sa mga baba mas sinasuggest niya talaga na kung ang ibon mo ay medyo mataas kasi talagang dito maraming pupunta na ibon, kaya mas effective to kung ang mga ibon ninyo ay nasa taas tapos open para talagang makakahuli siya. Diba guys? 3 days later. So, hi guys. So, check tayo. So, kakakit ko lang dito sa the top at may ipapakita ko sa inyo. So, legit na tong nabili nating bird trap. Hindi natin na-actualan yung pagkahuli or kung paano siya pumasok. Kasi nung nakaraan, meron na ditong dalawang ibon na naligaw. Meron na huli natin, pero hindi sa bird trap pumasok. Doon din, pumasok sa loob ng kulungan kasi hindi pa natin naka-close. Pero, mas happy pa rin ako kasi meron pumasok first time dito sa bird trap natin. Kaya nagulat ako kanina pag akit ko, may laman na yung bird trap. So, papakita ko sa inyo kung ano yung nahuli ng bird trap natin. So, tara! Guys, diba, ipinakita ko sa video natin na yung single cage ay nilagay natin sa pagitan ng dalawang flight cage natin. So, yun nga, yung mga nakaraang araw, may nahuli tayong dalawang ibon. Isang personata. Yun, na-videohan natin yun. Pero yung isang Violet Fisher, hindi natin na-videohan kasi mabilis ko lang siyang nahuli. Tsaka may isa pa palang Albson din na nahuli ako. Nadakma ko lang, hindi ko na rin na-videohan. So ngayon, eto.
Kapan pag-akit ko dito sa ibunan, nakita ko siya. Isang Alpswan din. So yan. Hayaan ko muna siya dito guys kasi tinan nyo yung mata niya. Ayan o, sarado yung isang mata niya. So malamang may sakit to. So you have come to the right place. So gagamutin natin siya. Kawawa naman. Baka kaya pinakawalan eh may sakit. So swerte ka, dito ka napadpad sa God's creation ni Aviary. So gagamutin kita. So yan. Ito yung guys oh. Yung bed trap natin. So I'm happy na legit. So legit. So shout out kay Sir Prince Mark Aviary. Ito na sir, may nahuli ng Alpswan. Yung ano natin, yung bird trap na binili ko sa'yo. So after 2 weeks yata, after 2 weeks yan, may nahuli na tayo. So hayaan ko na lang siya dyan ko na lang siya pakakainin. Dyan ko na rin siya gagamutin. So hopefully, gumaling siya. Sarado yung isang mata niya eh. Yan o, ayan yung pakita eh. Ayan. Side view ka ba? Side view, the other side. And Alpswan violet, white face violet. Ayun, oh, sarado yung sa mata niya. So gagamutin natin ito. Kawawa naman. Ayan. So malamang meron tong one eye fold. So yun. Legit na guys. May nahuli na tayo. So kung gusto nyo umorder ng bird trap na nasa link ng video na to ang Facebook ni Prince ni Sir Prince Mark Aviary. Yan, legit. So paano guys, hanggang sa muling paglipad. Ito po si Basti, ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Goodbye. Bye bye. Ayun ang mata niya oh.